Hello guys, so good evening. Ito meron naman tayo ditong printer. Yan, naka-plastic pa siya. So halatang galing yan na bukid. Ano? So galing yan sa bukid. Alright. Ayan. Ayan. Oops. Ito ang problema pa din. Parang alam ko na yung problema nito, guys. Ayan siya. Yun, kumukulay, oh. Kumulay, oh. Ito, kapag mga ganitong galing sa bukid, sa school, sa bukid, so, pwedeng ginatkat ng ipis, ginatkat ng daga, kaya ngayon, umano na ngayong magsyenta niya. So, actually, you are very lucky, ano. So, dito sa atin, palaging, ano, lagi may dumadating na printer, laptop, cellphone. Gusto ko naman matulog na maaga, pero hindi ko pa magawa. And the same time, gusto kong gumising ng mga 6 a.m, pero hindi ko pa rin magawa. Gumigising ako ng 4 a.m. para mag-repair ulit. Then, pasok tayo ng 7 a.m. So, yun. Then, back to work na naman. And, medyo mahirap. Mahirap, guys. Pag, ano, pogi ka talaga. Hindi, joke lang. Yan, so, ganun lang, ano. So, advice ko lang sa mga technician, ano, sa mga co-tech natin, ha. Peace out. So, kung gusto nyo dumugin kayo, kayo yung puntahan ng customer. So, una, singilin nyo sila ng mura lang. 200 pesos, 300 pesos, okay na yun. No, 100 pesos kung common problem lang naman or minimal problem or easy to solve. So 100 pesos okay lang yan, as long as sila yung dadalas sa iyo ng printer or laptop or anything. And isa pa, ayusin mo yung service mo. So ibig sabihin, kung ano yung sinabi sa yung problema, wag lang yung ayusin mo. Kung may nakita ka pang ibang problema, ayusin mo na din. So halimbawa, for example, paper jam. So, kung inayos mo lang yung paper jam, then yung pangit yung output niya, hindi ka nag-head cleaning, hindi ka nag-pump, hindi ka nag-sanction. So, then mag-complain niya, ba't ang pangit ng ano nito? Then, may mga ganun eh. Siyempre, number one reason kung bakit pinaparepair ng may-ari yung kanilang printer sa ganitong paraan, ibig sabihin, dapat maganda na din yung output niya. Hello? So, be honest na lang, ano, kung papalitan siya ng head or papalitan kung ano may papalitan. So, ganun lang. Then, ganun lang kung gusto mong tumagal talaga sa ganitong uri ng trabaho. So, yan. Ganun lang yung gagawin nyo. Mura, then ayusin yung trabaho. So, mas maganda kung walang back job, no? So, ito, usually sa atin, na nagba-back job sa atin yung mga nasa bukid na school. Kasi, habal-habal sila. Then, the same time, naantag yung ano, alam niyo yung top down, then naantag yung printer, then babalik sa atin. So ganun, kaya minsan ako na yung naghahatid sa bukid, sa school sa bukid ng printer, para at least alam ko kung ano yung kung paano siya ingatan, ano. Then ganun, so ginagawa natin yun. So ganun lang, basta sabi ko sa inyo, kung gusto niyo tumagal dito sa ganitong negosyo o ganitong trabaho, so yun, ingatan nyo yung trabaho nyo. So ako mismo dito, los umaayaw na ako na ayoko nang tumanggap. Pero syempre, kumbaga sa ano, kahit lima kami dito na nag-aayos, so sa akin pa din halos lahat dinadala. I don't know, mabait daw ako eh, guwapo pa, joke. Joke lang. Ayan, inayos na natin, no? Kasi sumasabit siya. Ayan. Sige. So, sabi ni ma'am, hindi daw to or wala daw output. Ayan. So, yun na nga. Nakita ko na nga, guys, kung bakit wala siyang output.
Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, pwedeng inat-ngat to ng ipis or ng daga. Eh, nakikita ko na yung magenta, oh. And, eto na nga siya. Ayun, guys. Diba? Yan. So, namumula. Namumula yung loob. Yun, oh. Tingnan nyo naman yan. Possible bang may nanginat-ngat dito or nag-overflow lang yung kanyang ano? So, possible bang may nanginat-ngat? Sige. Oops. Before anything else, before anything else, i-open muna natin. Check muna natin kung okay ba. Power on. Ayun nga, guys. Ah, hindi, hindi. Mali. Yan. Sorry na. Mali yung sinaksak kong cable. So, mali yung sinaksak kong power cable. Kaya pala hindi nag-spark. Ayun. Sige, power on. Malalaglag pa yung cellphone natin. Ayun, nag-on naman siya. Tingnan natin yung activity niya sa loob. Kahit yung, ano nyo, yung belt, kulay pula na. Magenta color na. Kakulay na ni magenta. Kailan niya si magenta? Oo. Siya yung ano ni ano. Sino ba yan? Kami wave. Yan, si Dragon Ball. Si magenta. Alright. Siya ba yun? Okay? So, ganun. Observe nyo muna. Power on nyo muna. Observe nyo muna bago kayo bumaklas. Kasi hindi natin alam baka hindi naman pala nag-on din na baklas kayo. So, yan. Right, ito. Ayan o, oh, error siya. Oh. Error. Double orange, then naka-steady. Power off. Amoy ipis. Amoy ipis, guys. Amoy ipis yung printer. Ayan. Sige, power on natin. Yun nga yung kinukwento ko nga sa inyo habang ano, habang blinking siya. So, medyo mahirap pag kilala ka na nagre-repair. So, actually, yun, hindi tayo makapaglabas kasi palaging may trabaho. Saturday and Sunday, gabi, umaga, so yun, halos trabaho pa din ang trabaho. Then, ayan. Ayan ang problema. Ayan ang problema kaya hindi nagpiprint, sabi ni customer. Sabi ni ma'am. Mm-hmm. Sige, troubleshoot tayo. Power off. Paano ba natin i-overcome yung problema niyan? Yan. So, sabi ko nga, pwedeng inat-ngat siya ng ipis. Yan. Yan yung first impression ko dito. So, magtataka ka kasi kung bakit yung magenta ay kung bakit yung magenta nandyan, ano, bakit ganyan. So, dapat magtaka ka na yan.
din, amuyin mo din. Ako, wag na lang. Wag yun ang ano, talagang masangsang yung amoy, guys. Kapag mga ganitong blinking, hindi ko ma-worry yan. Naubo tayo? Yan, so hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa nito. Ah, yan, galawin muna natin tong ano. Then, galawin natin yung head. Ito, tingnan muna natin saan ba siya nag-leak. Bakit ba siya naglabasan yung kanyang ano? Magenta. Pwede bang may butas, nabutas o ano? Pwede ba dito? Dito ata. Yan, punas muna tayo. Tingnan muna natin kung mayroon siyang leak. Kasi kung sa, ano to, sa ink, dun sa bottle, eh secure naman yung ink eh. So, posibleng, bago yung ink, binuksan, then, tinanggal yung takip, para tumulo, para lumabas yung ink, pero, yung mismong pakabalik nung ano, nung nozzle, nung ano, yung nung ink, nung ano, yun na nga, nozzle nung ayan, ng bottle, so pwedeng hindi siya masyado na ibalik sa magenta, kaya natapon ata, ano, so posibleng ganun, pwedeng may butas din to, hindi natin masabi. Pero sa nakikita ko kasi dito, parang ganun yung nangyari. Yan o. Kasi alis kulay ano na siya. Yan. May halong magenta dito. Pwedeng natapon yung magenta. Possible na ganun yung nangyari. Ayan. Ganito muna. Linisin muna natin to. Tingnan muna natin. Experience niyo na ba yung may dinala sa yung printer? Una nag-umpisa sa itlog ng butike. Then may butike, then may ipis, then may daga. Tapos na experience ko one time, mayroon siyang ahas, yung sawa. Nako. What a bad experience noon talaga, as in totally. Abuti na lang at sawa yung ano, yung ahas, maikli lang siya din, medyo malaki. As in, kita, halata mo naman talagang sawa siya. So, pero kung, ano yon, cobra, nako, ewan lang guys, mahirap yun. So, kaya, careful kayo ha, baka hindi nyo alam, may sumiksik na dyan sa loob ng bahay niyo. Mayroon ng sawa, mayroon ng ahas. Nako. Kaya yun nga, sabi ko nga,
So maganda yung shop nyo, huwag mismo sa loob ng bahay nyo. Ito nga, gaya nito, nadadagdagan na naman yung alikabok sa bahay natin, bindong yun. Yan. So tingnan nyo lahat, ano, baka meron yun, nakasiksik dyan na ahas. Especially kapag yung ano, yung in-stock yung printer. Then nasa kahon pa. Tapos dinala lang sa'yo. Nako. Hirap yung ganun. What a bad experience. Yan, inspect natin, inspect natin. Kasi pag mga galing bukid yung printer, ganun. Yung mga pinapaayos, so... Usually ganun yung nangyayari. Okay, so since wala naman tayo nakikita ang kakaiba, ganito na lang yung gagawin natin. So minove natin yan dyan, then ito, i-adjust natin to. Ayan, yung lock na yon, yung lock na yon, adjust natin, ilabas natin para maikot natin yung gear. Ayan. So, set up lang natin, nakaangat ng ganyan. And after that, move natin doon yung head. Or dyan na lang natin yung head. Oops! Eto, I don't know. Ayan, oh. So, mababasa pa ba yan? Ayan, oh. May ink na siya, guys. Namumula na, oh. So, possible, yan yung nag-i-error. Sige, linisin na natin yan. Okay, guys, continue tayo. So, ito, linisin lang natin siya. So, kuha lang kayo ng basahan. Basahin nyo lang ng tubig. So, huwag kayong gagamit ng lager thinner. Huwag kayong gagamit ng alcohol para linisin to. Ano? So, mangyayari kasi niyan, yung film, so pag nabutas yung film or nagkaroon niya ng gap, magja-jump yung sensor. Ayun, oh, naligas na siya, guys, hindi na matanggal, oh. Wala, oh. Matagal na to. Baka magpalit tayo ng film nito. Ito yung encoder strip na tinatawag. So sana matanggal. Pag ginamitan kasi natin ito talaga totally ng ano. Ng locker thinner. And ano. Alcohol. So, pwedeng mabura. So, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari yon. So, yun na nga. Yung teorya ko nga kanina. So, pwedeng ganun. Pwedeng ganun, ano? Linisin muna natin to. Ang hirap kasi magtrabaho kapag madumi yung ano. So, pag may nahawakan kang ink. So, ang hirap magtrabaho kapag ganun. Yan, guys, nililinis ko muna siya yung ilalim
para hindi kumalat yung ink niya. Ang hirap kasi kapag ano, madumi. Well, it's normal, it's part of work na madumihan yung kamay mo. So, kung maarte, hindi ka magtatagumpay niyan. So, dapat disregards mo kung ano mayroon ka ngayon. Kung professional ka or ano, so dapat ganun. So, kung gusto mong kumita, gusto mo ng additional na kita, so yan. Kung ganitong trabaho na pili mo, so tiyagaan. Yan, para magmukhang malinis naman to. Alright, ayan. Sige nga, so yun nga, sabi ko nga kanina. So yan, inikot ko siya. Dapat medyo nakaangat ganyan. Then, balik muna natin to. Diyan. Meron pa pala. Ito pa pala. Yan. Namumula pa siya, oh. Amoy talaga siyang ipis, guys. So, ayan.